Hi guys! Good morning! Another day, another vlog! And for today's video, I'm gonna show you my morning routine as a full-time foster mom of 6 dogs. And yes, you heard it right! I have 3 poodles, 2 shih tzu, and a mixed breed of Pomeranian poodle. First things first na ginagawa ko every morning ay imap ang kanilang sahig. Yung water na ginagamit ko pang map nila ay merong Zonrox. Maganda to pang sanitize ng sahig para sa mga fur babies natin. 2 to 3 times naming pinapalitan yung water nila na pang mop with Zonrox, of course. And bago ako matulog, kailangan may nakaprepare na para pagising ko ng umaga hindi na hassle na kumuha pa ng tubig na ipapang mop. And kung mapapansin nyo, meron po kaming basahan sa gitna kasi dyan po nila nakasanayan na dumumi at magwiwi. Meron naman po kaming pipad pero hindi ko nilalagay sa gitna, sa cage ko lang yun nilalagay or sa kama. Kasi kapag sa sahig ko siya nilagay, for sure ngangat-ngatin niya ng mga batuta. At ang doormat po na ginagamit namin ay pinapalitan din 2 to 3 times, depende po sa paggamit nila. At dahil nga po kasama namin sila sa kwarto at medyo marami sila, siguro marami sa inyo ang magtataka at magtatanong kung mabaho ba sa loob ng kwarto namin. Ang sagot po dyan ay hindi. We make it sure na all the time, every time nililinis po namin ang sahig. And once na may magpoop sa kanila, automatic lilinisin po agad namin yan. And papalitan agad ang doormat para hindi mamaho sa loob dahil dito rin po kami natutulog. Mga around 9:30 AM, dun ko na sila bibigyan ng kanilang breakfast. Twice po nakain ng dog ko, every 9:30 AM and 7 to 8 PM. And today, ang nakaschedule sa kanilang food ay plain dog food with water. And sakto nga pala, dumating rin yung parcel na inaantay ko. Malapit na rin kasi maubos yung pipad nila. So sakto lang talaga yung pagdating nito. And ang gamit ko pong size ay large. This one naman is medium size na cage. Dahil as you can see, maliliit yung size ng ibang dog ko. Kaya naman, perfect to kapag maliligo sila para hindi ako nahihirapan na i-blower sila, especially kapag nagsiswimming sila sa batsa.
After ko masanitize itong cage na nabili natin, lilinisin ko na yung buong area nila, magko-collect na ako ng mga basura, and yung mga packaging na ginamit. At dahil nga dumating na yung mga pipad, is magre-refill na rin ako ng kanilang mga kailangan. Kapag hindi na kasya dito sa aking mahiwagang box, doon ko na lang pilalagay sa cabinet nila. And nagpa-vaccine na rin pala si Baby Peanut. And by that time, halata naman hindi ako naligo. And guys, yung bagong doctor nila, sobrang bait. And eto na si Peanut pag-uwi. 5 days siyang hindi pwede liguan. And nakikipaglaro lang siya kay Summer. Then after that, pinagpahinga na muna namin siya. And that's it for today's video, guys. See you again tomorrow. And please don't forget to subscribe. Bye, and I love you all.